Tama story. Na magam, maglilib na lang ako kung ganyan ang usapan. Tama story. Na magam. Fun vibes tayo. Actually, ang co-host ko today, I am so happy and so excited na kasama ko siya ngayon. Because unang-una, alam ko, TikTok is so popular. TikTok is, kumbaga, the platform. Maraming politiko rin ang pumapasok sa TikTok. So, kung gusto po ninyo malaman, unang-una, how TikTok can be used positively or negatively this coming elections, and also, if you want to become a TikTok sensation, ang tanong ninyo ay paano? Wow! Alam nyo, ang co-host ko ngayon is a TikTok sensation. And makakasama natin si Sassa Gurl, Felix Petate Jr. in real life siya. Okay, first, I'd like to welcome Sassa Gurl. Hello, madam! Kamusta po kayo? I am so excited and happy na kasama kita ngayon. Tuwan-tuwa ako sa TikTok mo. Pinapanood ko pa ang iba. Okay, una-una, paano ka napasok sa TikTok? Eto na nga, madam. So, yun nga, kasi nag-pandemya nga, di ba? Kasi dati kasi may work talaga ang bakla. Pero, ang eksena ko, ayun, nawala ng work ang bakla. So, kailangan walang magawa. Kumbaga, kasi nung una, hindi ko rin naman talaga, may pinagkakakita ang kabuhayan talaga ang pag-TikTok, madam. Ang ginagawa ko lang is video-video, ganyan. E, wala akong magawa na bagot kasi mga afam ko din, blinak ako. So, ayun, nakakaloka, puro video lang ako ng video hanggang sa nakapag-TikTok ako, ayun, dumami yung mga followers, dumami yung mga likes, tapos yun, perfect. Yun, tinuloy ko na yung pag-TikTok hanggang sa ayan na nga, madami na akong nauto. Okay, unang-una, Sassa Gurl, ilan taon ka na? Yes, I am 25 years old, stunner, very young. Okay, bago ang pandemic, anong trabaho mo? Madami, isa po ako naglalako ng charis. Okay. Hindi, ano tag dito, isa po akong baklang hamuglang talaga. Kung wala akong trabaho, nakakaloka. Dear, itong nakakatawa siya. Anong ibig sabihin ng baklang hamug, girl? Madam, wala, paikot-ikot lang kami, paampaan pa lang sa daanan kapag gabi, ganyan. Tapos walang dulot masyado, ayun, ganun. Oh my God, kakaiba ka, dear. Isa kang kakaibang nilalang. Okay, so, wala kang trabaho talaga noon, pero may pamilya ka bang sinusuportahan? Meron, madam, pero ang eksena ko lang racket ganyan. Wala talagang trabaho. Ang eksena, pag may racket, gugo ako, tapos may eksena, gugo ako. Ganon talaga. Tapos yung mama ko kasi tsaka papa ko nandito, yun yung mga kasama ko. So ganun lang nangyari. So kapag, syempre, 'di ba, hindi naman araw-araw Pasko may racket. So minsan gutom, 'di ba? Ganon. Diyos ko, Lord, alam mo, comedy ka talaga. Paano binago ng social media ang buhay mo? Ay, dati, madam, talagang wala talaga akong, lalo na ng pandemic, syempre, wala akong racket, di ba? Naputol lahat yan. So, ganyan. So, ang eksena ko is, nung nagkaroon ako ng TikTok, nagkaroon ng pera, ganyan. Tapos, syempre, bukod doon, parang meron na rin akong following. So, parang nagiging nagiging platform ko na din, sinasabi nga naman nila, di ba? Na para magbigay ng mga nalalaman ko, mga eksena ko sa buhay, ganyan. So, kung paano nakaka-apekto sa tao, ganyan. Yung mga ibang hindi masyadong, para kumbaga, way na makapag-educate ako, ganon. Educate. Diba? Lagot. Dear, kakaiba ka. Okay. So, ito. Bakit ang laki ng chan mo dito, dear? Parang hindi ikaw ang slim mo. Madam, syempre nga, diba, sabi ko nga, nagka-pera. So, ayun naman, napasobra ang kain. Medyo busog po ako sa mga panahong yan. So, dear, yan po ang sasabi na busog. Akala ko, naka-costume ka. Hindi pala. Madam, medyo may magkapasmado yung bibig mo, madam. In fairness. Nakakaloka. Hindi, akala ko nag-costume ka for TikTok. Dear, akala ko, di ba minsan ganun? Okay, eto naman, serious tayo ngayon. Now, clearly famous ka. Yung followers mo, may ninanais ka bang ituro sa kanila o gawin? May advocacy ka ba? Ang talaga advocacy ko talaga, madam, is sa LGBT, ganyan. Tapos yan. Ngayon, sinipagakalalan na nga. Sabi ko nga sa kanila, mga nung bago pa mag-end yung
yung registration, magparehistro, at saka ayun nga, voters education, ganyan. Tapos minsan, yung sa LGBT nga, kasi marami ng mga nangyayari ngayon na ano, na hindi ka nais-nais sa aming komunidad. So, kailangan talagang imulat. Hindi lang yung mga bakla, kundi yung mga straight na din, ganon. So, ang malinaw sa iyo, Sassa Girl, kahit na sobrang komedyante ka, sobrang funny, syempre, Beck is ka to the max, pero clearly, meron kang strong advocacy pagdating sa politics. Ginagamit yes, mo ang TikTok mo. First, yes, madam. Social awareness. Talagang kasi noon kasi talaga meron mga ano, meron ako mga kaibigan na ikaw, ako naman kasi talaga hindi talaga ako mga masyadong political na ano na tao noon. Kasi parang ayun nga, ang hilig ko lang is yung mga puro baklaan lang talaga. And then na-realize ko na nung pinarealize ako ng mga kaibigan ko na eh, hindi, ano, alam mo ba, ano yan, ang tawag dito, mas lalong dapat tayo maging political kasi nga daw, syempre mga bakla, di ba, kami yung mga hindi masyado nabibigyan ng rights, ganyan. So dapat, kami rin yung ano, aware sa mga nangyayari sa lipunan namin. At also, syempre, yung mga, ano kasi, yung community namin is hindi naman ganun kayaman. So kumbaga, kung meron mang kurap na politician ang mga aabuso, 'di ba? Sinong pinaka maaapektuhan? No, syempre kami rin, 'di ba? Kami yung mga may hirap eh, ganoon. Oo, very good. Okay, Sassa, meron tayong kakausapin and I want you to stay with me. Eto, I would like to invite, first of all, it's an honor also to welcome her to the show kasi sikat rin ito sa TikTok. Pero sa TikTok, ang ginagawa niya, she's, am I saying this correctly, genealogist? Yeah. Genealogist, dear, Sassa Girl, genealogist. History. Tama na madam, maglilib na lang ako kung ganyan ang usapan. Charot. Served in management position sa leading company sa PLDT at IBM. At wow, may degrees siya, of course, sa business administration. Nakakasindak, dear. Isipin mo, nag-University of Asia and the Pacific at nag-London School of Business ang lola mo. Tapos, autism inclusion advocate siya. Oh, parang ano ko to, parang ako to sa nanay. At sikat na TikToker nanay. So, I'd like to welcome sa TikTok, ang pangalan niya, Mighty Magulang. Siya si Mighty Magulang, Sassa Girl. First, I would like to introduce to all our viewers, si Mona Magno Veluz, Mighty Magulang on TikTok. Hello! Hello, madam! Okay. I'm such a fan. Miss Karen, Miss Sassa Girl, talagang super My God, fan. Can I tell you, I am a fan. I am your fan. I follow you on TikTok and now I follow Sassa Girl too. Mona, ba't mo naisip pumasok sa TikTok? Actually, it was a mental health episode in my case na I just started noong July na I was getting sad. Ay, ang dami kong trabaho, as in, ang dami kong labada. Pero, kapag gabi, I needed something to keep me happy. So, na-discover ko yung TikTok. Ang dami ko nang napapanood dati yung mga nagda-dub-dub, yung mga sumasayaw-sayaw. Pero, ang sayaw-sayaw nila. Pero, hindi naman ako pwedeng gumanon. Kaya, yes. I just did what, ano, yung kung ano yung kaya ko. And, I've been a genealogist since 2000. Uh-oh. So, madami na akong clients. Genealogist. Yung pala yung genealogist. Okay. Correct. So parang ang dami ko nang alam tungkol sa mga family trees, sa mga important historical figures. So sabi ko, gamitin ko na lang 'yon. And at first, as in, sabi ko nga, masaya na ako kahit ang mga anak ko lang manood sa mga videos ko. As in, super walang effort, hindi ako nagme-makeup, as in, kung ano man yung itsura ko sa gabi, yun na 'yon. Kaya nagulat din ako na maraming tao na naka-appreciate. Gusto ko lang sabihin, si Sassa Girl, nagpo-political commentary din. Pero yung kanya, it's parang very Saturday Night Live. Alam mo, si Sassa Girl may political commentary din, pero sa pagpapatawa, pero technically, tinitira rin niya. No? Tumitira siya sa politiko or the system. Ikaw naman is you're giving out specific information to fight disinformation. So I'll start with this. Yung martial law video mo, yun ang naging viral. Kasi people keep saying, wow, ang martial law, ang Marcos years were the best years ng Pilipinas. Diba? Biglang eto ka with your video, binigay mo yung mga numero na lumabas, hindi pala. Naghirap tayo nung papaalis na si Marcos. Hindi ka ba natakot rin for doing this? Actually,
actually, nung ginawa ko yun, kasi nga, I do Today in Philippine History, di ba? So, pinag-iisipan ko na yun, September 11, September 21, ano pa bang pwedeng pag-usapan pag September 21, di ba? Actually, dapat 23, pero sige, 21 na lang. Yeah, 21. Oo, tapos parang hindi naman ako pwede mag-talk about the politics or the ano. So, yun na yung pinaka-objective sa palagay ko. And since yun din ang background ko, I went to UP. As in, naging teacher ko si Solito Monsod. Tapos talaga pinapag-aralan namin yun. So, yun yung alam ko. So, I just got primary data. Naghanap ako ng sources, put it together. Marami na rin available content out there about the same facts. So, hindi naman siya inimbento. Hindi naman siya bago. Kaya lang, ang naka-timing ako, minsan kasi yung mga troll farms, meron silang theme for the week, for every news cycle, may theme sila. And nagtataon na yung theme nun is Golden Age. So, Golden Age of the Philippines is martial law. So, parang, yun yung in-address ko kasi hindi naman. Yun naman ang alam ko na matagal na. And there are numbers to prove it. So, it just made sense. Pero, and this is me, honestly, hindi ko alam na start na pala ng, ng campaigns. So, yung reaction to the video, medyo nagulat din ako. Yeah. Na nalaman ko nga after na mention pa ako sa isang rally ng mga presidential balls, as in they attacked me, parang napatulan ako ng mga Sassa girl mighty magulang ang dati pag binabash ako medyo parang I was so affected. Sinabi nung anak ko na 13 years old, "Mom, that means you're so relevant." Ay, correct. Yes. Hindi ko meron ka ng mga haters na ikita ng mga yan. Actually, dun nga ako nalungkot kasi diba, well, si Sassa Girl bata 25, but tayo mighty magulang. Kasi nung panahon namin, Sassa Girl, parang to be relevant, hindi ka kailangan binabash or not this way. Pero sabi nung 13-year-old kong anak, kung hindi ka important, mom, hindi ka papansinin that the worst though in social media is to be ignored.